Malinaw na maging si former Miriam Defensor Santiago ay hindi pabor sa EDCA dahil ayon sa kanya, magiging sunod-sunuran lang tayo ng dalawang higanting bansa, ang US at ang China. Ngunit sa pamumuno ni PBBM ay inaprubahan niya ang apat na EDCA sites. Narito at panoorin ang maidudulot na pahamak ng EDCA sa ating bansa. I'm sorry, Mr. President, no? I support you and everyone knows I campaigned for you and I voted for you. But even then, during the time na senador siya, he was even against EDCA with Senator Miriam Santiago, rest in peace, Madam Santiago, no? Bakit ngayon parang ina-approve mo itong apat na additional? Ang justification ng iba ay nasa existing basis naman daw. At the end of the day, it doesn't matter kung nasa loob siya ng existing basis or not. The mere fact that it will increase into 4 additional bases, it's already something that provokes other country in the region. At ang mahirap pa doon, ang nangyayari, we are being militarized as a country ng United States. Ano tayo? Ang $82 million na infrastructure improvement nila, para, sabi nga dito, infrastructure improvement sa 5 EDCA sites. Mm. Ayaw na nilang tawagin ano eh. Ayaw nilang base. Kasi tricky nga naman. So EDCA sites na lang daw. Napapanahon ba itong mga ganitong uri? Meron ba talagang Economic matinding problema tayo na needed natin na gawing priority ito na kailangan na natin ng defense? Dahil itong China naman, wala naman mga hakbang yata na parang ano ba, guguluhin yung Pilipinas. Kasi dun sa recent din na mga pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos, trade ang pinag-usapan, kalakalan po. Actually, yung China, pangunahin natin yan, no? Yan yung nangungunang... Largest trading partner of the Philippines. Pero kung ikumpara mo naman sa Pilipinas, sa relasyon niya sa China at Pilipinas, di hamak na mas pinapayaman ni US si China. Kumpara sa Pilipinas na tinuturing niyang best friend. Hindi lang best friend, BFF daw. Pero ang pinapayaman niya, China. Bakit parang ngayon ang nakukuha natin itong mga ganitong uri ng ano na para sa military, pero ang pangunahing problema na atin ngayon hindi naman sa military, It's economic. Yun nga sinasabi ko, 82 million, take note, it will be used for ang tinatawag niya pag-build or construction ng tinatawag mong additional EDCA bases. Hindi ko pwedeng tawaging sites yan kasi sa totoo lang, military base yan. So, EDCA bases. Ang tanong, sa pagtatayo ba ng EDCA bases, magkakaroon ka ng economic development? Sabi nila magkakaroon daw ng trabaho. Ang alin? Ang construction workers na magtatayo niyan? So, iilan lang yun. Ang problema ng Pilipinas is marami when you talk about economics. Okay? Ang sinasabi nila, nag-grow daw tayo 6.7. But it's a bubble. It's an artificial growth. Kasi ang dapat sukatan dyan is GDP per capita. Kasi yun naman talaga ang dapat maging basis kung nag-grow ka o hindi as an economy. So ang tanong dito, ano ba talaga ang binibigay ng United States in terms of money? Is it for the economy or is it for defense? At sinong nagbe-benefit ng defense? Ang installation ba ng EDCA bases is for the Philippines really? It's not, because ang insulation, ang infrastructure na yan, sila rin naman ang may-ari niyan eh. Tinayo lang sa lupa may renta natin. Ba sila? Yun ang tanong ko nga sa iyo. May balita ba tayo may renta yan? Kasi 'di ba naalala ko sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, gusto niya 'di ba yung last time na mag-expire, 'di ba? Mag-expire April 30 of this year. 'Di ba? Bago 'yon yung panahon ni Pangulong Duterte, kaya na-extend lang daw 'yon as per Attorney Harry Roque dahil sa kailangan natin ng bakuna. Kailangan natin ng bakuna. Na-blackmail eh. Ang kapalit si Pemberton. Yes. Pinalaya si Pemberton. So, tsaka yung EDCA, di ba? Na-renew. At yung BFA. Siyempre, ang inuuna ni Pangulong Duterte, yung kapakanan ng taong bayan. So, gusto niya dati na kagaya ng ibang bansa na meron ding sinisingil na renta sila habang naka-stay. Tayo ngayon, parang wala yata tayong nababalitaan. Merong pera. Pero para doon sa pagpapalago ng kanilang mga existing bases. Oo, in 16 bases, papalaguin nila ang existing bases nila, papamodernize daw nila. And naalala ko yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa US. Ito ba yung sa ano, trade not aid? Oh, yun nga. Diba? So, why so, is it that yung trade natin? Asan yung trade dito sa 82 million? At the same time, ganito lang nga. I'm sorry, Mr. President, no. I support you and everyone knows I campaigned for you and I voted for you. But even then, during the time na senador siya, he was even against EDCA with Senator Miriam Santiago, rest in peace, Madam Santiago, no. Bakit ngayon parang
ina-approve mo itong apat na additional? Ang justification ng iba ay nasa existing basis naman daw. At the end of the day, it doesn't matter kung nasa loob siya ng existing basis or not. The mere fact that it will increase into 4 additional bases, it's already something that provokes other country in the region. At ang mahirap pa doon, ang nangyayari, we are being militarized as a country ng United States. Ano tayo? Parang ang alam mo, ang analogy diyan is like this, no? We're being created into something like a biggest aircraft carrier in Asia Pacific region. Alam mo yung aircraft carrier, nandun lahat, nandun yung troops, nandun yung boats, nandun yung mga planes, na kung saan anytime na may gera, ipapaliparin mo lang at magbabakbakan na. Yun ang nangyayari sa Pilipinas. Kasi putting more military bases on the ground is militarizing it. Doing an enhanced patrol with the United States, alam mo namang disputed ang South China Sea, is provoking China at the same time. Deploying more troops on the ground, on our soil, is not even according to the Constitution. What do you call that? Is it not militarizing the Philippines? Ang tanong, other countries in the region would just sit down? Of course not. Baka it will provoke militarization even in the whole region, in ASEAN and even outside of ASEAN, the wider Asia-Pacific region or what they call right now Indo-Pacific region. At the end of the day, would it help us in our economy? Would it help us in our domestic problems? Pagdating sa mga importation, inflation, trabaho, and all of these things. Ano bang natutulong niya? Yan ang tanong ko eh. Ang foreign policy po ngayon, enemies to none, friends to all. Yun na nga. Your friend to all and your enemies to none. Mm. But doing this, do you think we will not create an enemy? That's the big question. Do you think China will sit down and say, thank you for having all the EDCA bases pointing to our territory, Taiwan? Do you think we will be friends forever with China with all of these things? Ayun nga sinasabi ko sa article ko, we don't have an enemy. We should not create one at all cost. Mm. So we have to be sensitive of the concern of other countries that we are partner with. Ang China is our partner economic front. They are the largest trading partner. Do you really think kapag nagkagit-gitan na at talagang tuloy-tuloy na ang mga nangyayari dito sa Pilipinas when you talk about military preposition ng military assets ng US, deployment troops, do you think China will be very happy? When in fact, it was already identified by even government officials ng China that China is the number one threat to the US? Yun ang tanong eh. Kasi ako, ang position ko, I don't really, sa akin lang as much as possible, mag-away na yung dalawang elepante na yan. Basta wag lang tayo isali. Kasi hindi tayo kasali eh. Dito lang tayo. Friends tayo sa dalawa, pero wag tayong isali. At saka, para hindi ka masali, you have to be sensitive to the red lines ng kabilang ibayo, yung isa, yung red, yung China. May mga sensitivities kasi sila na gusto nilang irespeto mo. So wag mong i-cross yan. Pag cross mo yan, ano ibig sabihin nun? Do you see na yung nangyari po sa Ukraine and Russia, mukhang dadalhin yung senaryo na yun dito sa Asia? Hopefully not, but that is the scenario kung magtutuloy-tuloy ito. Take note, hindi lang naman actually ang Pilipinas ang inaano ng US na kinakabig to na maging ano, na maging military we're a military ally of the US, kinakabig at ini-influence na kailangan magtayo ka ng EDCA bases, magde-deploy kami ng troops dyan. Hindi lang yan eh. South Korea is another one. Mm. Japan is another one. India is another one. So makikita mo yung trend talaga na may binabalak sila na hindi maganda dito sa Asia. So yung binabalak na yan is in the same manner that what happened in the side of Europe, yung Ukraine. Kasi kung ititrace mo yung history din ng Ukraine, bago nagkaroon ng invasion, ang Russia sa Ukraine, ganun na nangyari. Ganun din, exactly the same. So ang tanong mo, if we will end up the next Ukraine in Asia, the possibility is there. Now, we don't want that possibility to happen. So as early as now, dapat aware tayo doon. Ayoko maging Ukraine ng Asia ang Pilipinas, ha? Kasi take note, we are an island. Ang Ukraine, at least may border. Tumatakbo ang mga refugee to the other border like Poland. Kasi landlocked siya eh. Ang Pilipinas, saan katatakbo?
lalangoy. Lalangoy ka. That's the thing. Yun ang sinasabi ko, we need to be careful about how we conduct our foreign policy and we need to be very sensitive to the sensitivities at saka yung mga concerns na very sensitive at tinatawag nilang red lines ng ibang bansa na kung saan meron din tayong relasyon at especially kung neighbor lang natin yan. No, kasi mahirap yan. Malaki ba ang bansang Pilipinas? Maliit lang tayo. Mayroon ba tayong capacity to wage a war? We don't. Ang tanong ko, mayamang bansa ba ang Pilipinas? Dehids. Dehids, oh. So, yun yung mga specific issue na dapat nating tignan before we make decision. Pero ang tanong ko, done deal na ba ang EDCA? I think so. Ito na. Ihahain na lang. Prof, sa mga panahon ngayon, Prof, na yung mga usapin sa geopolitics ay kumbaga angat na angat, gaano kahalaga na yung mga Pilipino aware sa mga ganitong usapin para syempre alam natin kung ano dapat ang hakbang ng pamahalaan at ano ang dapat na hindi nila gawin? Mahirap kasi na usapin ng geopolitics. Ang daming dynamics. Medyo dapat malalim ang pag-aaral mo. Pero dapat maging aware ang Pilipino kasi at the end of the day, yung mga leaders natin sa gobyerno, ini-elect. Sino bang bumuboto niyan? Tayo. That's precisely sino the point. Sino bang nagkampanya? Tayo din. Diba? Sa mga, lalo pa at ngayon, Prof, marami ang, kumbaga, nagbabantay sa mga hakbang ng mga taga-gobyerno. Napaka-crucial ng mga dapat gawin at hindi mga dapat gawin. Diba, Prof? That's true. So, tayong mga Pilipino, dapat aralin din natin ang geopolitics kasi whatever happens in the international level affects the domestic. Correct, correct. And then, kung anong nangyayari dito sa domestic, it affects as well the international level. Okay. Samantala, break lang muna tayo. Sa ating pagbabalik, itatanong natin kay Professor kung may kaugnayan ba yung mga recent na mga issues dyan sa West Philippine Sea? Kasi baka days or weeks before itong pagbisita po ng US, eh biglang may nagkaroon ng ano, di ba, sigalot dyan sa area na yan, involve yung mga fishermen natin. Ito ba ay, ano ba to, nagkataon or sinadya na magkaroon muna ng issue para ma-emphasize, para ma-justify na, oy, kailangan nyo talaga ng tulong mula sa Estados Unidos?